Kumusta mga katropa? Ay. Ayun, timing tayo ngayon ng portage. Ito, aging to. Portage siya. Ah, tinanggal ko na itong mga ano, mga nakaharang dito para makita natin yung makita natin maayos itong mga timing. Ah, sige. Timing natin to. Kasi turo ko na sa inyo. Ito, naka-timing naman to siya. Sige, nagamit namin to. Turo ko lang sa inyo kung saan tayo, anong gagalawin natin nga. Ano, pag-timing. Ngayon, ito yung kadugtong doon sa una kong video. Doon sa 5 threads. Kasi kumurap yung camera namin kanina. Doon sa video namin. Nung pag-timing namin doon sa 5 threads na pang 3 threads na. Nasira yung ano namin. Video. Ngayon, para isahan ng lahat, kasi marami din ang tanong sa akin kung pagpaktaw yung ano, 4 threads. Dito na tayo sa ano, sa mismong 4 threads talaga. Para isahan na lang. Kasi yung 5 threads, tinaiming na ko itong una, yung sa kanina. Ito naman, dito na sa pang 4 threads. Kasi yung 5 threads, 3 threads naman gagamit yan. Parehan na lang dito yon. Isa lang timing nun, yung 3 threads saka itong 4 threads. Pareho lang timing yan. O ngayon, ito yung kadugtong dun sa pag-timing ko dun sa 5 threads. Kasi, ano, kumurap yung video namin. Mabahaba pa ng video yon, kaso lang, sayang lang kasi kumurap. Okay, dito na lang ako sa 4 threads na ano, mag-timing. Dahil binalik ko na yung makina doon, yung 5 threads, ay nasimbol ko na lahat ng mga pisang tinanggal ko. Okay. Hindi kasi namin agad na alaman kung ano nasira yung medyo. Okay, una. Ito, 4 threads to. Unahin natin pag ayos yung karayom. Pag ikaw ng timing ng 4 threads, ito, lalo na itong mga makina na to. Kailangan alerto tayo. Kailangan yung karayom ilalagay natin bago. O diba, siguraduhin natin na hindi siya baloktot. Okay, diba? Saka, i-check natin kung maayos ba yung pagkalagay ng karayom. Ito. Iwasin ko na itong karayom kasi may mananay ako dito. Hindi naayos yung karayom pagkalagay. Para tabingi. Yan. Kailangan natin i-straight yung butas ng mga karayom natin. Yan. Yan. Kailangan straight yan para hindi siya magkaroon ng problema. Ayan. Okay. Ngayon, turo ko lang sa inyo kung ano yung mga galawin para siya ma-timing. Naka-timing naman to siya. Okay. Ngayon, sana natin huwag kayong kukurap. Ganito yan. Sit up yung krayom. Ikutin mo sa kamay dito sa baba. Sa anwil. Yan. Pakita ko sa inyo kung ano yung galawan ng mga krayom at saka looper. Ito, krayom dito. Galawan dyan. Galawan dito. Ito. Ito needle guard. Ito looper. Ito dalawa. Ito upper. Ito lower. Ito krayom. O yan lang yung tandaan natin na gusto natin i-timing. Yan. Una. Baba. O, kailangan pag angat mo ng karayom, baka huwag ganyan ha, baka malwinsan na may nagtanong sa akin dyan. May nagtatanong na kahit sinunod nilang video daw, tinaiming nila, hindi pa rin matiming, pakto pa rin. Baka pag timing nyo, pag baba ng karayom, itong looper na to, tinapat nyo na dito. Tinapat nyo na dyan. Hindi ganun pag timing. No. Pareho lang lahat mga timing, mga high speed, double needle, piping, garter ring, basta lahat na timing ng panahe. Ganito, ganyan.
Marotating hawk at saka maloper yung ginagamit. Ganyan taga ang galawan. Kailangan pag-akyat ng needle bar, ganyan, pa-akyat na siya, sana yung palapit din yung looper, di ba? O, ganyan yung galawan. Lahat ng maginapan ay ganyan yung galawan nila. Hindi yung pagbaba ng karayom, pinakababa, yan, pinakababa, itapat mo itong looper dito sa karayom, ay di ba pwede yun. O, kailangan ganyan. Kailangan, akyat pa yung needle bar bago sila mapangabot itong looper. Bueno, di ba? Tingnan nyo yung mga galaw. O, pag nakababa yung karayom, ito ulitin ko talaga to kasi kahit meron ako mga video dyan, meron pa rin nagtatanong na bakit hindi daw nila maayos yung makina. Ulitin ko naman ito. Pinakababang karayom, ang looper dapat malayo pa. O, di ba? Tapos akyat-akyat ganun. O, saka na mapangabot dito. Yan. Halimbawa nga, timing na natin. Para medyo mabilis tayong galawan. Ngayon, kalasin ko itong dito timing para makita niyo kung paano siya pag-timing. Ito. Galawin ko to. Baguhin ko ang timing nito. Tanggalin ko. Sana. Ito. Ito, 8. Mayroon kayong dapat na range ng ganito. Close range o box range o anong tawag ito. Ito open 8mm. Ito tawag nila 8 to. Ito yung kasya dito. Yung mga tornilyo dito, mayroon din dito minsan yung mga jockey. Parang jockey na portrait. Parang 9 ata yung mga tornilyo dito. Ito 8. Ito kasama to si Siroba, Pigasos. Ito Jack to. 8 sila. Ayan. Ang paluwag nito, papunta doon. Paakyat. Luwagan natin. Tigas. Para alam nyo kung paano talaga pag-timing. Ayan. Yan. O, kailangan hindi masyado maluwag yung kaya nyo ganun, no? Kaya nyo itulak sa kamay. Kita nyan, oh, matigas pa, di ba? Oh. Ganyan ang pagluwag dyan, hindi yung maluwag na ganyan. Huwag yung luwag na luwag. Yung parang ganyan, oh, di ba? Maluwag masyado. Hindi ganyan. Dapat may kapit pa siya. Kunti na kaya nyo itulak sa kamay. Parang ganyan, oh. Ba, medyo matigas pa. Okay, binago ko ng timing. Ayan. O, diba ganyan? Ang masusunod sa timing nito, itong karayom. Pag nilagyan mo yan, huwag nyo lang itong, baka huwag nyo lang galawin itong needle bar. Kung ano yung mga needle bar nyo yan. Kung hindi nyo pa naggalaw mula noon pa yan, dyan lang yan, huwag nyo baguhin. Ang masusunod yan, itong karayom. Ayan, yan, yan. Yung needle, height ng needle bar yan. O, diba? Ayan, diba ito ganyan, o? Diba? Hindi mo sa timing kasi ito. Ang ginalaw ko. Para makita nyo na paano pag-timing. Ito, portrait to. Ayan. Tsaka, kailangan itong karayom na to, hindi to sila, itong holder nito, kailangan tuwid dyan. Hindi sa paling. Kasi may iba dito, pinapaling nila to, depende na lang sa mga arrangement nitong dalawang looper, tsaka ito. Ginagamit niyo yung pagpaling ito, pag-adjust na lang kasi kung hindi makuha sa timing na ganyan, diretsahan, papalingin nila to. Ngayon, to, mamaya, darating tayo dyan. Dito muna tayo sa timing. O, ito sa akin, kailangan itong holder straight, baga doon, pantay siya, hindi sa paling. Hindi sa paling dito, hindi paling doon. O, ngayon, ito, wala sa timing ito kasi ginalaw ko na. Yan, di ba? Hmm. Ngayon, dito tayo mag-umpisa ng timing. Halawa ganyan. Nandito yung karayom. Ayan, oh. Pinakababa na to. Ayan, oh. Akyat ko to. Ayan, ba? Ayan. Akyat ko to ng kandalir ko. Hanggang dyan. Dyan. Oh, ayan. O, hintay. Angat yung ganon. Tingnan ko kung saan siya tatapat itong hook. Ayan. 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 Ayan.
Ngayon, ito yung sinasabi ko na eye to eye. Yeah. Mayroong timing na eye to eye. Dito yan. Pagpantayin mo tong dalawang butas ng karayom at saka sa looper. Kita mo tong ano, butas ng karayom. Ito. Butas ng looper doon, sa likod. Yan yung timing na eye to eye. Kailangan gamitin yung timing na yan. Kung halimbawa, okay pang looper. Katulad ito, okay pang looper. Oh. Mahaba pa siya, bago. Hindi pa siya pod-pod. Ito rin, hindi rin pod-pod. Kita nyan, pareho silang dalawa. Magang okay pa siya. Hindi siya naubos. Ayan. Gusto ko para hindi ka mahirapan mag-tension. Ay, mag-timing. Para lang. Eye to eye ko muna. Yan. Diba yan? Pag-akyat yan, yan. Oh. Yan. Itapat ko tong karayom, yung butas, doon sa butas ng looper. Kita mo ito. Itong butas ng looper, itong butas ng karayom. Ayan. Ayan. Tingnan mo kung tapat ba siya. Ayan o. Pag galing dito, pag akaas mo ngayon, yan. Tapat na. Ayan. Itapat mo yan. Kung hindi siya tapat, halimbawa, ganyan, hindi tapat. Pag ganun mo, hindi tapat, pwede man siya yung atras. Ayan. Atras mo ganyan. Ayan. Pwede mo siya atras ganyan, di ba? Kung halimbawa naman, timing mo, huli, delay, ganyan. O, hindi siya tapat, di ba? Yun ang timing, delay, delay timing, yan, yan, yan. Hindi mo siya tapat, o. Ay, uro mo kunti, yan, tapat. Yan, ba, tapat siya. O, ganun yung eye to eye timing, yan tinatawag nila eye to eye. Halimbawa naman ngayon, kailangan din siya dikit, dikit sa karayong. Sample, galawin natin to. Tulak ko to doon, ha? Sampo lang. Yan. Pag timing ninyo ganyan, hindi dikit yung looper. Ito, yan. Pagkakurap naman yung video natin. Yan. Saan na yun? Yan. Hindi ka masyado magkita yung ano. Kayo. Ngayon, no? Ngipin. Ano ko nisin itong ngipin? Dali na lang. Tanggalin ito itong ngipin para makita mo buti. Ayan. Kita nyo. Ayan. Nakita nyo, nilayo ko tong lapel holder. Ayan. Tingnan mo yan. Oh. May distansya na. Kita. Kita ba ito? Distansya malayo na sa lapel. Ayan. Oh, kita. Malayo. Halimbawa ganyan. Paktaw talaga yan kasi malayo. Kailangan ilapit mo yan kasi malayo. Sikote mo lang ito dito sa gilid. Diba? Kasi maluwag naman itong turnilyo dito. Ilapit mo dito. Yan o. Oh. Ilapit mo yan. 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 Siguraduhin mo na lalapit dyan. Yan. Yan. Pero kailangan nandito rin yon needle guard. Ang sitting ng needle guard, wala na nahuli. Hindi ko nasabi kanina pa. Gagawin natin dyan. Ay, kita ko muna ito, ha. Luwagan ko muna ito ng needle guard. Para masitting natin itong needle guard. Yan. Yan. Layo ko muna yan. Yan. Kalimutan ko lang sabihin kanina. Bago nyo ito timing, ilayo muna ito needle guard. Kung may mga needle guard yung mga makina nyo dyan, ilayo nyo muna. Yan. Tapos bago mo timing. Pero kung may needle guard na kayo dyan, yung mga makina nyo dyan, kung may mga needle guard yung ganyan, nakadikit, bago nyo timing yan, kung sure mo talaga na matiming mo maayos, ilayo mo yan. Luwagan mo ito dito, ilayo mo muna. O, tsaka ka na mag-umpisa ng timing. O, yan, yan. Tingnan mo ito sa kilid. Yan. Dikit mo ngayon yung looper yan sa karayom. Landan lang. O. Hindi. Alamang mo dito. Yan. Ito. O, yan. Dikit ko yan. Yan. O, tingnan nyo. Yan. Kaboy, nasa gilid kaboy. Tingnan mo, boy. Mas magi ba yung
karayom sa looper. Yan. Oh, gumalaw. Gumalaw? Okay. Mga katropa, pag timing ko nito, tingnan nyo ha. Oh. Oh, parang gumalaw, di ba? Kumbaga, sumagi yung karayom ng katiting lang. Konti. Sumagi sa karayom. Oh, gumalaw. Kaya hindi, baka hindi nyo ganun mapansin dyan. Pero dito kami, nakita namin, oh. Gumalaw siya. Oh, oh, gumalaw. Masyadong malaking galaw. Ayan, urong ko kunti. Pukpukin ko dito. Ayan. Tama, boy. Hindi ko na ganun makita, boy. Nagalaw? Hindi na. Hindi gumalaw. Ayan. Pasagiin ko kunti, mga katropa. Urong ko to. Ayan. Ayan. Kung pag-timing nito, kailangan pasagiin mo kunti itong dulo ng hook, dulo ng looper dito sa karayom. Sagi lang. O yan, yung hindi naman masyadong malaki. Basta medyo maramdaman mo lang na parang sumagi. Pag sumagi na yan dyan, yan, ganyan. Tapos tinaiming mo na, eye to eye. Ang timing natin ito mga tropa, eye to eye. Bukan natin, eye to eye. Yan. Para hindi tayo mahirapan mo timing, eye to eye muna natin. Pero applicable ito sa mga bagong looper. Tsaka yung mga ganitong matalas pa yung looper. Yan. Sa tingin mo, tama na. Para may sumagi nito konti, oh. Oh. Para sumagi yung karayong konti. Oh, higpitan mo na yan. Hop. Yan. Higpitan mo na ito dito. Yan ang timing. Higpitan mo itong ano dito. Yung niluagan natin kanina. Yan. Huwag lang masyado mahigpit mga katropa kasi baka malustred. Oh, itong malustred itong kinabitan ng looper, itong holder. Kasi aluminum lang yan. Malambot lang yan siya. Na kailangan mahigpit yan ng katamtaman lang. Kasi yung mga bagong makina ngayon, tulad dito, mga aluminum na itong ano, holder niya. Hindi katulad ng mga panahong mga makina nung araw. Ang mga bakal talaga yan dyan. Okay. Ngayon, ang sunod mo nang gagawin, pinahigpitan mo na dito. Ito naman ni Delgard. Napansin natin, pag-timing natin, sumagi itong dulo ng hook, di ba? Ayun, looper, yan o, sumagi. Ngayon, diinan mo ito, ganyan. Kumbaga, para maalis yung sagi dyan, itulak mo itong needle guard, ay, dito, ganyan. Okay? Okay. Di ba ganina, tinaiming natin, sumagi siya. Ito, ulitin natin ha, sumagi yung looper dyan dito sa karayom. Ngayon para hindi na sasasagi, kailangan naman walang huwang dyan. Ito urong ko yan. Yan para yung karayom madiin papunta dito para maalis yung sagi doon. Ibig sabihin yung needle guard dikit na sa karayom. Okay, para hindi siya makawala. Ganito yan. Kung paano yan, yan o. Pagpitan na natin ito. Yan. Pagpitan mo man na konti para makita mo dito kung gilid ba yung, nasa gilid ba talaga yung ano, looper. Yan, yan. Na. Makita, boy. Yan, yan. Yan. Kailangan dito, malapit to. Tulad yan. Sa tingin ko dito parang lumayo, urong ko muna itong looper doon. Ay, itong ano, needle guard, parang nasubrahan. Yan. Yan. Okay. Kailangan, nandito yung needle guard, pero hindi lumayo yung karayom dito sa dulo ng hook. Yan. Kailangan masinsina ng pag-timing dito para yung hindi siya papaktaw. Yan. Hindi yung basta-basta timing lang. Okay. Yan na. Okay na. Hindi na sa sumagi, oh. Kasi sumagi na dito yung karayom dito sa unang needle guard. Ngayon, higpitan na natin itong needle guard. Pigilan ko dito. Para hindi siya gagalaw. Kasi pag inigpitan ito dito, magalaw. Madala sa ikot. Yan, kontrahin mo ito dito. Yung tamang-tama lang kontra na hindi naman siya pupunta dito. Yan,
Kunting hikit lang. Yeah, tingnan. Yan. May kilig na chuboy. Madik ito. Okay. Ngayon, tapos na tayo dito. Aba, ito na may isa. Kailangan, bago ka mag-timing dito, ito i-timing mo. I-timing mo muna ito. Kasi hindi mo siya pwede timing kung hindi mo ma-timing ito. Ito yung nanay, ito yung tatay, ito yung anak. Dito mo na mauna. Ngayon, galawin ko muna itong ano. Ang timing ito, yun, yan. Yan. Itong dulo ng hook na ito, ito yung upper looper. Diyan sa gilid dadaan. O, yan. Dito sa likod, yan. Kita mo, yan. Yan, o, dyan. Dyan sa dadaan, ba? Kailangan dikit din dyan sa likod siya. Dikit din. O, yan. Tapos, dito rin. Yan. Ngayon, galawin natin yan. Alisin natin sa timing. Para malaman nyo. Ito yung tornilyo niya. Kasi iniipit lang niyan. Tinutusok lang itong looper dyan. Yan. Galawin natin. O, gawa ganyan. Pwede mo sa abanti doon. Ito. Pwede mo ito sa abanti. Sundutin mo na ito. Pwede abanti. At saka pwede mo na atras. Ayan. Yan. Pwede mo siya papunta doon, pwede papunta dito. Ano ang galaw niya? Ganyan. Ganyan, ganyan. Tsaka pa at pabante, tsaka pa atras. Ngayon. Ito gawin natin. O, di ba? Na-timing mo na dito. Ito naman yung timing mo. Oops. Tingnan mo mabuti dito. Yan. Diyan mo tingnan sa likod, boy, para makita natin yan. Yan. Yung dalawang looper nito. Ito yung dalawang looper. O, tsaka balik dito sa baba. Pag ikot na makina, ganyan, pataas na itong krayom, ito rin papasalubong na dito sa isang looper, ganyan. Kailangan yan siya, hindi pwede ganyan malayo, dadaan yan sa likod ng isang looper, ganyan. Yan. Kailangan dikit yan dyan. Yan. Diba? Medyo itong dulo ng looper nandito sa may hukay dito. Medyo malapit siya. Tuktukin ko dito. Iabanti ko konti. Yan. Yan. Nabanti ko konti para hindi siya mabangga dito sa may buko. Dito sa may umbok dyan. Yan. Okay, ito mo. Yan. Diba? Ngayon, mayroon akong demo dyan. Pakita nyo. Kasi dito, video mahirap maintindihan. Dahil nasa ano? Nasa likod. Di ba kita? Mayroon akong looper dito. Pakita ko sa iyo yung mga timing yan. Itong looper. Tapos gagawa tayo ng para malapitan, makita na ng malapitan ito at saka ito. Ito yung looper dyan, ito rin yung looper isa, ito sa taas para dito natin lagay sa likod ganyan, para makita ninyo paano pag timing yan. O, kita nyan dito, dadaan yung dulo ng looper dito. Dito. Itong yan, ganyan yan. Pag sitting yan, pag akyat ng looper ito isa, ganyan. Ito naman, parating mo na pag ganyan. Yan. Kailangan dito sa dadaan. Yan o. Dito. Hindi dito, kasi pag dito, mabangga. Hindi rin dito. Halimbawa, pag lagay nyo masyado dikit dito, pwede mo siya paling ganon. Luwagan mo lang yung tornilyo doon. Paling mo ganon, diba? Kung malayo naman, pwede mo siya dikit. Yung dikit lang, ganyan. Hindi pwede yung magsagi-sagisa dito kasi mauubos yung dulo ng looper. Pag manahin na lalo pag mabilis manahin. Depende na lang sa iyo. Ako dito, ang standard niyan, dito yung tamang sada. Dito sa dadaan. Yan. Pwede naman din dito, papuntahin mo yan. Yawa ganyan. Oh. O, pwede rin dito. Mamaya, sunod yan. Bakit na iba na timing dyan. And then dito yung looper ng taas na looper nandito dumaan. Yung iba, mayroon dito. Mangyari na mangyari yung mga timing dito. Dumaan. Yung iba naman dito. Dito. Basta na yan. Okay. Yun na yung timing dyan. Kita natin sa harap-harapan na maliwanag. Ngayon, dito balik tayo. O, para dito, kailangan
Di ba? Maganyan, malayo. Ipaling ko lang ganyan. Oh. Tapos tingnan ko dito kung dikit ba siya. Tingnan ko dyan. Yan. Medyo nasa taas siya. Hindi siya gaano malapit doon. Tulak ko pa to. Yan. Tulak ko pa pa doon papunta. Okay. Oh, dito na. Ayan. Ito, idikit ko. Ayan. Oh. Dito sa dumaan, tapos idikit ko dito. Ayan, dikit. Ayan. Ayan. Di ba, malayo yan, ganyan. May gap, dikit mo lang ganyan. Ayan, pag ganyan, dikit mo ganyan. Tapos, pag dikit mo dyan, higpitan mo dito. Okay, huwag mo lang biglayan pag higpit para hindi siya gumalaw. Okay. Ayan na. Oh, yun mo. Oh, di ba? Yun na yung sitting niya. Kailangan hindi siya matama. Mama dyan. Tapos, dito naman, oh, pagdating sa taas, oh, yan, kukunin na yung ano, yan. Oh, tandaan natin, itong dalawang karayom nito, kailangan hindi yan sasagi dito sa looper sa taas. O ganyan, halimbawa ganyan. Pag akyat, ito pataas na. Pagbaba ng karayom, pagbaba, pagbalik ng karayom, pababa, ito, pagbalik niya, kailangan yung gilid ng karayom dito, hindi siya masagi. Kung masagi man siya, hindi siya magalaw na ganyan. Ha? Hindi magalaw. Ito, hindi magalaw. Diba? O, pagbaba ganun, kailangan hindi ito siya gagalaw dito. Kasi mayroon dyan maraming makina. Pag na-timing mo na to, pagbaba ng karayom dito, pagbaba ganun, yung karayom masagi dito sa gilid, magano na, pumunta na doon. Ah, magbabali ng karayom yan. O, ibig sabihin, i-align mo tong kung saan siya sumagi, yun ang sinabi ko na, kung saan siya sumagi, ay i-align mo tong needle holder. Ito, i-align mo dyan. Mayroon ito, tulad dito. May tornilyo dito, parang kiniklip lang to siya. Parang kiniklam lang. Klam, yan. Tinutusok itong holder, tapos kinaklam. Luwagan mo to, pwede mo siya pihitin. Yung iba naman, dito, tornilyo, yung holder nila, nakatornilyo. Dito naman sa needle bar, yung holder, yung nakatornilyo sa needle bar, yun naman ikutin, yung buong needle bar. Eh, katulad nito, ano to? Nakakular to, yung nakaipit lang. Ipit, ito lang tornilyo, tanggalin dito. Mayroon din iba, tornilyo dito. May dalawang tornilyo. Yun ang luagan mo para magalaw mo to o matanggal mo to. Okay. Yan yan. O, saan na tayo? Dito na. O, na-timing ko na. Yun ang timing. Tama. Ito, di pa tayo sigurado kung sure kung umatahi to. Kasi, subok pa natin patahiin. Pero pag tinahin natin dyan, na-timing nyo naman makina nyo, katulad nito, na-timing nyo na, halimbawa, yan, wala namang sumagi, oh. Na-timing nyo na, tapos pinatahin nyo, minsan may paktaw, hindi naman marami paktaw, isa-isa, dalawa, tatlo, mahaba, walang paktaw, tapos biglang may paktaw, sure nyo, baka tension lang, baka mahigpit masyado yung tension ng sa karayom, luwagan mo, i-tension mo muna, pag na-tension nyo, hindi pa rin alis yung paktaw, timing kayo uli, ha, timing kayo uli. Ngayon, paliwanag ko naman sa iyo ano yung advance, standard, at saka delay. O, ganito yon. Halimbawa ito, tinahi ko to, tapos magpaktaw siya. Nasa I2I siya, ha? Nasa I2I na timing. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano ang standard at saka delay at saka advance. Kuha natin dito tayo mag base para maliwanagan nyo ng gusto. Yan. Ito yung karayom. Kita nyo. Yan. Paano ba ito paghawak? Ganyan. Para makikita talaga natin. Ganyan. Kita. Malinaw ba dyan, boy? Kita natin. Yan. Nakita nyo to. Ito yung slice. Itong parang spline dito. Yan. Kasi nandito yung kanal na mahaba. Yan. Yan. Kita nyo yung kanal na mahaba. Ito, tips ko sa inyo. Sa mga karayom, kailangan mag-ingat tayo dyan. Bantayan natin mga karayom. Dagdag kalaman to. Yung ibang karayom, nabibili ngayon, lalo na sinabi ng, may sanabi kasing
karayom na original at saka hindi original. Pag bumili ka ng karayom na hindi original, mas mura yon kaysa original. Halimbawa, yung halaga ng original, halimbawa lang, hindi ko sure kung magkano, 60 pesos sa pack. Pag mga sinabi nila hindi original, 30 pesos lang yan. Halos magkalahati yung, ano, kalahati yung diferensya. Okay. Kasi mga hindi original na karayom, mayroong ang kanal dyan. May laging nagpapatid sinulid nyo. Hindi nyo natin alam, mga karayom lang pala problema nyan. Sa mga aging, nagpapatid lagi. Sa sinulid sa karayom, ha? Ito yon. Yung kanal niya, mababaw. At saka may kanal din na, ang kanal hanggang dito lang, kalahati. Yung dito sa baba, wala na. Mayroon din kanal dito sa baba, dito sa taas, wala na. Oh. Kasi, ang dahilan nito, ba't may kanal to dito? Dito yon. Pag tinay mo na sa tila, yung sinulid, dito magtatago. Dito sa kanal na to. Dito sa lulubog. Para hindi sa maipit ng tila. Ah, alam na natin yan. Diyan yung kanal na yan. Minsan dyan, pag walang kanal yung karayom nyo o mabawo ang kanal, may posibilidad dyan na magpatid ng sinulid. Okay. Ah, tips lang yan. O ngayon, dito pakita ko sa inyo yung advance kasi sinabi kong delay. Tsaka standard. Ayan. Ito yung karayom. Ito yung likod ng karayom. Yan yung spline. Ito yung looper. Pag dito mo pinapadaan yung looper sa taas, dyan. Kasi mahaba itong spline, oh. Mahaba. Pag dito mo pinadaan yung dulo ng looper, dito. Diba? Ganyan. Dyan mo tinayming. Ang tawag niya, advance. Diba? Pag ganyan niya, dito dumaan. Advance. So, mayroon sunod dyan, dito sa gitna. Yung mahaba na yan. Yung gitna, dito mo pinadaan yung dulo ng looper. At tawag niya, yan ang standard niya. Yan ang sa manual. Tapos, pwede ka rin dito sa delay. Ito yung delay. Pag dito mo na sa baba, ilagay yung dulo ng looper. Ganyan. Timing. Alam ba, tinayming natin ngayon yan. Standard siya dito sa gitna. Paktaw. Paktaw-paktaw siya. At least, hindi na alis ang paktaw. Ang gagawin mo dyan, silipin mo tong karayom kung inatsaka looper. Kung dikit ba talaga siya. Kasi mapasuloy, pag may clearance yan, hindi didikit yan. Ay, hindi mapaktaw talaga yan. Silipin mo, check mo muna. Dikit naman, sa tingin mo dikit naman. So, dito ang timing mo. Subukan mo siya i-delay. Dito ka sa baba. Dito mo sa baba. Baguhin mo yung timing dito. Dito ka sa baba, mag-timing. Subukan mo. Subok-subok lang naman yan. Try and error lang tawag niyan kung sa English pa. Dito, timing mo. Tapos, i-timing mo rin tong sa ibabaw. Kasi nabago yung timing nito, timing mo rin siya. Ganon din nangyari. Di ba? Okay, naliwanagan na tayo doon. Balik tayo. Kailangan ito, yung karayom na dalawa, ito pansinin nyo to, ha? Kasi maraming nagka-problema dito. Kala nila sira ng makina, pero pala hindi. Pag madalas nyo ginagamit yung makina nyo sa 3 threads o 4 threads, o 3 threads halimbawa, tag 3 threads ka lagi, siyempre alisin mo itong isang karayom. Kung gamitin mo dito sa labas yung karayom, mag 3 threads ka lang, alisin mo to. Pag inalis mo yan, habang nananay ka, itong butas ng karayom dito, mapuno ng mugmugan, yung alikabok, yung masama may alikabok, dumi-dumi, mapuno yan dyan. Mamaya, kumbaga malagyan. Ngayon, mag 4 threads ka na, siyempre lagyan mo isang karayom. Pag lagay mo na isang karayom, hindi na siya sumagad dahil may mga dumi na doon. Hindi mo siya nalinisan. Siyempre, pinalagay mo lang itong karayom. Lalo na sa mga mananay. Basta paglagay na ka, lagay lang. Ibig sabihin, hindi na siya masagad sa puno. Ito, mahaba na to. Ito, itong karayom na to, mahaba. Yun, magka-diferensya yun. Magkaroon ng paktaw yun. O di ba, pagpatid yung sinulid na ilagay mo dito. Okay. Kailangan, itong karayom nito, isa to itong ating mapansinan. Pansinin yan. Kailangan itong butas ito, hindi pantay, ha. Ito, hindi pantay itong dalawang karayom na ito. Kita nyo? Mas mahaba konti itong nasa loob. Mas maiksi dito. O, pag naglagay, alam ba, nabalian ka ng karayom. Itong sa labas, nabali ninyo. Halimbawa lang, nabali. Pag pinalitan mo karayom, pagpasok mo uli, kailangan makita mo ganyan. Hindi pantay. Baga pagpasok mo nito, mayroon dyan na matigas. Mayroon dito na matigas ilagay yung karayom. Gamita mo ng plies. Pag pinasok mo lang ng kamay, yung pala yung pansin, pantay pala to. Ayan, papaktaw na yan. Yan ang sinasabi ng ibang mananahe. Yung talagang mananahe lang, lalo pang mga babae,
na bakit daw nabalian siya ng karayom, tapos nagpalit siya, pagtahin niya, paktaw na. Hindi pala siguro niya napansin, baka napantayin na niya tong karayom. Yan, yan ang tandaan. Diba? Okay! Makaturo pa isang bagay din niya na akala mo, sira yung makina mo, pero paglagay mo lang ng panan ng karayom, ah, napantay ito. Hindi mo nasagad na mabuti ito sa taas. Okay, makaturo pa. Ngayon, tapos na tayo timing. Lahat, oh, tapos na. Ah, ito, portraits to. Oh, yun na din. Lahat ng mga portraits dyan, 3-thread, 5-thread, aging, basta klase, ganyan yung proseso sa timing. Diba? Timing yan. Ganyan ang proseso. Ngayon, patayin na natin. Ganyan, tapos na tayo. Ibalik ko na ito lahat mga pisa. O mamaya, pag nabalik ko na, pakita ko sa inyo yung mga tahi at saka yung paano mag-adjust dito. Kasi hindi ko pa nasabi sa inyo kung ano yung adjustment dito. Dito mga ito. Okay. O, mga, balik ko muna yung mga pisa. Okay mga tropa, balik ko na lahat ng pisa dyan. Yung tinanggal natin kanina. Ay, subok na lang natin kung makatay ba na mayos. Okay, walang kukurap. Baka may paktaw. Okay. Okay. Itong tila natin mga katropa, spandex to. Oh, lambot. Pag hinila mo, oh, kailangan hindi siya tuhog. Para hindi mapuputok yung sinulid. Oh, hindi siya puputok oh. Para tama yung tension. Okay. Bata, meron na akong video dyan na paano pag-tension. Pag mga spandex yung tahi nyo, video luwagan ng mga tension dyan kasi malambot siya. Okay. Ayan. Okay na ito mga katropa. Tapos, meron pa kadituro nyo. Ito, malaga din ito. Itong, ito, pahabol na lang. Ito yung pick-up thread. Ito, nakita nito. Ayan yan. Itong gumagalaw nito, ito yung pick up thread to. Ito, yan. Itong dumala. Doon sa mga siruba, ganito, mga pigasos, ganito yan. Ito, ito mga jack to. Ay, ganyan yung mga yung mechanism niya. Yan. Yung mga sa mga joke, galing to, mayroon pa isa dito. So, ito na sinulit sa taas. Saan? Dito. Nakatornilyo dito. Then, dito yung isang suotan. Galing, pag sinasama dyan, galing dyan, pupunta dito, tapos pababa, tapos paket. Ayan sa mga joke yan. Ngayon, turo ko lang sa inyo kung anong mga setting dito para hindi kayo gano'ng mahirapan mag-ano, mag-tension. Kasi kung hindi ito maayos pag-setting dito, kahit anong tension mo dyan, medyo mahirap makuha ng tama. Ang nasa manual. Manual na naman tayo mga katropa. Itong dalawa na to, ito pick up thread yan. Yan. Kailangan yan. Ito, ito yung tama. Yan, ano ba? Ito yan. Pinakataas. Dito naman sa pinakataas na, ano, na karayom. Pinakataas. Ito. Yan. Diba ito? Pinakataas yan, oh. Oh, oh. Ito, hinto mo dyan pag nakataas dyan. Mga pinakataas agad dyan doon sa taas, oh. Kasi sunod ikot yan, pababa na. Ayan. Top bottom yan. Yan. Pag nandyan yan, kailangan ito. Ito, nagiganyan. Ano ba ito? Oh, diba? Kunting ano lang, align. Yeah. Kasi minsan dyan, makita ninyo, kung pwede mo itong kalawain, minsan nakaganon, iba, minsan nakaganyan. O, diba? O, yan, yan, yan. Yung iba, nakakita nyo, ganyan. Yung iba naman, basta marami itong tinsan, diba? Nakaganyan. Tapos iba naman dito, isa. Basta hindi siya, ano, hindi siya tulad yan. Pantay yan. Okay, dyan yung top bottom, yan. Iba naman, ito, yung mga makina nyo dyan, pati yung mga iba, ganyan. Habang nanaga, ganyan, o. Oh. Ang tamang seating yan, mga katropa. Top bottom dito, ayan. Bantay mo itong dalawa. Kumbaga yan, align mo itong dalawang butas, yan. Tapos ito naman, dito, ganyan. Ayan. Yung para instanting yung sinuli niya pupunta doon. O kung kaya, pwede naman din niya yan ipantay yung sinuli. Para hindi kamera pa niya. Ganyan. Banderecho.
Ayan. Ayan lang, medyo mas madali gawin. Okay. Bukan natin. O ganyan. Tapos pag tingnan nyo rin, pagbaba nito, baka ito naman, huwag yung patagbuhin agad, baka ito naman dito, sumagi din sa ano. Kita nyo sa baba. Ayan o, sumagi. Ayan o. O mga katropa, malapit na sumagi. Pero hindi pa sumagi. Malapit lang, o. Ngayon, pwede mo na yan. Kung sa tingin nyo, ganyan, nababangga na sa baba, pwede na yan sa baguhin. Yan ito, sana lang. Yan, pinagatropa taas. Diba, pag baba yun, pag ginanyan niya, babangga rin sa takip. Pwede mo siya i-adjust. Para hindi mabangga, pag mabali ito, taas mo kunti. Ganyan. Pag tinaas mo kunti yan, ito siya din, taas mo rin kunti. Ganyan. Kailangan pareho lang siya. Ganyan. Ganyan. Kailangan sunod din siya. O yan, pantay na. Ganyan. Okay. O, di, malayo na doon. Hindi na siya mabangga. Kasi tinaas ko kunti. Tama yung top bottom. Ayan, yan yung pinaka top bottom. Ayan. Diba, sa ganda doon. Tapos, dito. Pantay. Align. Okay. Yan yung mag-set up ng pickup trib. Dito. Sa mga aging. Lahat mga aging dyan. Pwede nyo gawin yan. Okay. O, tingin dyan. Okay naman. Nandito pa sa gilid yung tayo. Okay, mga katropa. O, ganito lang yung pag- timing ng 4 threads, 3 threads, basta lahat ng mga timing, basta aging, isa lang timing yan, ganyan lang. Malaga, meron siyang needle guard. Okay, mga katropa, salamat!